Handa na ba kayong makinig sa isang kwento? Tampok sa kwento natin ngayon ang mga salitang ako, ikaw, at siya. Bago ako magkwento, kailangan nating malaman ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Dekada, payo, mapagkumbaba. Limang dekada. Limang dekada ng kasal sina Wilfredo at Gloria. 25 taong gulang sila noon nang sila'y ikasal. Ngayon ay pareho na silang 75 taong gulang. Matatanda na rin ang kanilang mga anak at may kani-kanila na silang mga asawa at anak. Isang araw, dinalaw sila ng kanilang apo na si Lia. Lolo Wilfredo? Lola Gloria? Ano po ba ang sikreto ninyo sa mahaba ninyong pagsasama? Ang tanong ni Lia sa kanila. Kung ako ang iyong tatanungin, apo. Ang sabi ni Lolo Wilfredo, mahalagang ikaw ay maging mapagkumbaba. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Lia. Ibig sabihin nun ay ikaw ay marunong tumanggap ng iyong pagkakamali. Sagot niya. Hindi yung puro ako lang ang laging tama. Dagdag pa niya. Lola Gloria, ganoon po ba si Lolo Wilfredo sa inyo? Siya po ba ay laging nagpapakumbaba? Ang tanong ni Lia sa kanyang lola. Oo, apo. Sagot ni Lola Gloria. Ako rin naman ay marunong humingi ng tawad kung ako ay nakagawa ng hindi maganda. Sa loob ng 50 taon naming pagsasama, wala kaming naging malaking away dahil pareho kaming nagpapakumbaba. Siya at ako ay hindi nagmamatigas. Alam namin kung kami ay may pagkukulang. Ang dagdag pa ni Lola Gloria. Ikaw, bakit ba ganito ang mga tanong mo sa amin, iha? Ang pagtataka ni Lolo Wilfredo. Oo nga, Lia. Kakaiba ata ang mga tanong mo sa amin ngayon, sabi ni Lola Gloria. Wala lang po, Lolo at Lola. Sadyang hanga lang po ako sa tagal ng inyong pagsasama, ang sagot ni Lia. Basta ang dalawang tao ay nagmamahalan, lahat ng pagsubok ay kayang malagpasan. Ang sabi ni Lolo Wilfredo sabay yakap sa kanyang asawa. Kaya ako at iyong lolo ay nagtagal ng ganito dahil sa pagmamahal namin sa isa't isa, ang sabi naman ni Lola Gloria. Pinagmasdan lang ni Lia ang kanyang lolo at lola. Kitang-kita niya ang nag-uumapaw na pagmamahal nila para sa isa't isa. Talagang nakakahanga ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Oh, may mga gusto ka pa bang itanong, apo? Tanong ni Lolo Wilfredo. Mahaba pa ang araw, apo. Marami ka pang pwedeng itanong, ang sabi ni Lola Gloria. At buong maghapon, masayang nagkwentuhan sina Lolo Wilfredo, Lola Gloria, at ang kanilang apo na si Lia. Gaano na katagal kasal sina Lolo Wilfredo at Lola Gloria? Sino ang dumalaw sa kanila? Ano ang sikreto nilang dalawa sa matagal na pagsasama? Bakit mahalaga ang pagiging mapagkumbaba? Mayroon rin ba kayong lolo at lola gaya nila? Anong klaseng relasyon mayroon sila? Basahin nating muli ang ilan sa mga pangungusap sa kwento. Kung ako ang iyong tatanungin, apo, ang sabi ni Lolo Wilfredo, mahalagang ikaw ay maging mapagkumbaba. Ibig sabihin nun ay ikaw ay marunong tumanggap ng iyong pagkakamali. Sagot niya. Hindi yung puro ako lang ang laging tama. Dagdag pa niya. Lola Gloria, ganoon po ba si Lolo Wilfredo sa inyo? Siya po ba ay laging nagpapakumbaba? Ang tanong ni Lia sa kanyang lola. Ano ang napapansin ninyo sa mga pangungusap na ito? Tuwing kailan ginagamit ang salitang ako, ikaw, at siya? Ang ako, ikaw, at siya ay mga salitang pamalit sa ngalan ng tao. Ginagamit ang ako kapag nagsasalita tungkol sa sarili. Ginagamit naman ang ikaw kapag nakikipag-usap sa isang tao. Ginagamit naman ang siya kapag pinag-uusapan ang ibang tao. Tingnan natin kung mahahanap pa ninyo sa kwento kung kailan ginamit ang ako,
ikaw at siya. Ikaw, kaya mo bang magbigay ng sarili mong mga pangungusap gamit ang ako, ikaw at siya?